awit ng kagalakan at tugtugi ng gitara at ang kakayakayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang hiniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kagayagayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, panawagan at paalala ng ating pong Jesus Nazareno na kung ang sa Cesar ay ibinibigay ang nararapat sa Kanya, maibigay din nawa natin ang nararapat sa Diyos. At bilang Kanyang mga nilikha at ang lahat ng mga bagay ay nanggagaling sa Kanya, makatarungan at nararapat lamang na ialay din natin ang lahat sa Kanya at sa ayon sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala at iyonawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Akong si Tobit, pag-uwi ko ng gabi ng Pentecostes, pagkatapos ilibing ang mga patay, ay natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko na napunang may mga maya palang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot ng mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot, ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako'y tuluyang nabulag. Apat na taon akong hindi makakita at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. Dalawang taon akong inalagaan ni Ahikar hanggang sa siya'y magpunta sa Elam. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang manghahabi ng panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin.
Pagkahatid ng kanyang mga ginawa ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsang nagtatapos ang panahon ng taglamig. Naghatid siya ng mga nayari niya. Nakuha agad niya ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, humalinghing ang kambing. Kaya't nang marinig ko'y tinawag ko siya at sinabi, "Saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakawano. Hala, ibalik mo iyan. Hindi tayo dapat kumain ng nakaw." Ngunit ito ang tugon niya sa akin. Iyan ay dagdag sa upa sa aking ginawa. Hindi ko siya pinaniwalaan. Pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan niya ako. Sinabi niya, "Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawang gawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi'y magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dios ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinanginginian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari.
Kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo, titignan ko." At kanilang binigyan siya, "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Tanong ni Jesus, "Sa Cesar po." Tugon nila, "Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid namin nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ibinibigay ba natin ang nararapat sa Diyos? Pamilyar na pamilyar po tayo sa pahayag na ito sapagkat siguro ay palagi itong binabasa kapag sinasabi na meron tayong tinatawag na separation of church and state, no? Ang maling pag-unawa natin doon ay parang hindi dapat mangialam ang simbahan sa mga bagay na may kinalaman sa ating lipunan, sa mga political na issue, sa mga usapin na nakataya ang buhay ng ibang tao, sa mga issue rin na ang ating mga namumuno at mga hinalal na pinuno lamang dapat ang nagbibigay ng atensyon. No? Na para bang may hiwalay na buhay ang bawat tao sa kanyang pang-araw-araw at sa kanyang buhay pananampalataya. Pero kung totoosin po, mas malawak ang ibinibigay ng ating pong Jesus Nazareno na pag-unawa sa ating, hindi lang sa politika, pero sa buhay natin sa araw-araw. Tinanong siya ng mga tinuturing na marurunong, "Kailangan po ba naming magbayad ng buwis? Binubuwisan na kami ng mga, o binubuwisan na tayong mga Hudyo ng mga ibang tao. Mga Romanong mananakop na, binubuwisan tayo." At kasabay nito ay yung buwis sa templo. No? May buwis sa templo bilang kontribusyon. Subalit may buwis din sa Imperyong Romano bilang pinapamahalaan. No? Parang iniipit nila si Jesus. Pag sinabi niya, "Huwag kayong magbayad ng buwis sa Cesar." Ikaw ay isang revolusyonaryo. Pero kapag sinabi niyang, "Magbayad kayo ng buwis sa Cesar," sasabihin naman nila, "Ikaw ay tagasunod pala ng Cesar. At wala kang karapatang magsalita tungkol sa templo at mangaral rito. Dahil kung inaasahan mo na darating ang kaharian ng Diyos, dapat ay pamumunuan tayo ng Mesiyas. Hindi ang mga mananakop na iyan." So anumang sagot ng ating pong Jesus Nazareno, ipit siya. Pero ano ang kanyang matalinong sagot? Patingin ng barya. "Kaninong mukha ang naririto?" "Sa Cesar po." Di ibigay ang sa Cesar. Sa madaling sabi, dahil tayo'y nasasakupan, responsibilidad pa rin natin. Wala tayong magagawa roon. Total, may mga pampublikong gamit na mapapakinabangan. Pero, nas nararapat na ibigay ang sa Diyos, ang nararapat sa Diyos. Hindi hiwalay ang Diyos sa Cesar. Anong ibig ko sabihin dito? Yung buhay po natin dito ay hindi hiwalay ang Diyos na parabang pang extra lang yan. No? Pag wala akong magagawa, tapos na yung trabaho ko, 5 to 6, ngayon, 10 to 11, magsisimba ako. Pagkatapos ng 10 to 11, wala na. Balik na tayo sa araw-araw na pamumuhay.
Hindi iyon ang ibig sabihin ng ating pong Hesus Nazareno. Dahil kanino ba nagmumula ang lahat? Hindi ba't sa Diyos? Yung araw-araw nating mga kinakailangan, hindi ba't galing iyan sa Diyos? Pinaghirapan mo man, isinweldo mo man, e kanino ba nanggaling ang kalakasan ng katawan at pag-iisip? Hindi ba't sa Diyos? E pinagmamalaki natin, pag tayo'y naka-asenso sa buhay, ay ako lang ang masipag. Yung mga hindi maka-asensong yan, tamad yan. Pero teka lang, kanino ba galing lahat yan? Hindi ba't sa Diyos? Kaya magandang paalala po, mga kapatid, itong pahayag na ito, itong mga salita ng ating pong Hesus Nazareno. Unang-una, walang bagay na masasabi natin galing lang sa atin at pinaghirapan lang natin. Kaya nararapat na ugali ay pagpapasalamat. Dahil nabiyayaan tayo at binigyan tayo ng pagkakataong kung ano man ang ibigay sa atin, pinapagyaman natin, pinagsusumikapan natin. At ikalawa, hindi mahihiwalay sa ating araw-araw na pamumuhay ang Diyos. Marami kasi sa atin, pag nagdasal na, pag nagdebosyon na, paglabas ng simbahan, parang walang nangyayari. Ibang usapan pag pera, ibang usapan pag posisyon. Minsan nga kahit sa loob ng simbahan, sasabihin natin tayo'y nagsisilbi, pero pag talikod, kanya-kanyang siraan, kanya-kanyang kaharian, kanya-kanyang grupo. Ang tunay na pananampalataya po ay buhay mula pagsikat ng araw, pagmulat ng mata, sa bawat sulok ng buhay, kaperahan man yan, kabuhayan man yan, trabaho man yan, pamilya man yan, hanggang sa ating pagtatapos. At ito ang sinasabi ng ating pong Hesus Nazareno. Kung ninalayon at iniisip ng Diyos na ang kaharian ay kung saan ang lahat ay makikinabang, namumuhay sa katuwiran, namumuhay sa kabutihan, tayong lahat may responsibilidad dun. Yung atin ding ipinagdadasal, sana kasama rin yung pakinabang ng ibang tao. Yung ating mga dinedebosyon, sana pinagdarasal din natin na sana yung iba umasenso na katulad natin. Sana kapag tayo'y namumuno, iniisip natin kung ano yung nakakabuti sa lahat. Mas maganda nga ipagdasal natin na pag natapos na, may mas magaling pa sa atin. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay nararapat lamang na sa lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya naman po, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana may lakas ng loob tayong isabuhay ang ating pananampalataya. Na huwag itong makulong sa simbahan. Na huwag itong manatili sa ating mga panalangin. Bagkos sa bawat kilos at bawat galaw, nakikitang buhay ang ating pong Hesus Nazareno sa ating araw-araw. Mahal na pong Hesus Nazareno, tulungan mo kaming mamuhay sa mundong ito. Maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon bilang mamamayan ng lungsod ng Diyos at mamamayan ng mundo. Manalangin tayo na maituon natin ang ating mga puso sa walang katapusang kahariang darating para sa pangangailangan ng mundong ito. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa inyo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi
laban sa mga di makataong krimen at kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno ng mga gobyerno naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para kay Cesar. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwis at mga taong dapat makilahok ng malinis sa pagboto sa eleksyon. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit naway maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Yaong mga tumawid na sa pinto ng kamatayan, naway makarating sa walang hanggang lunsod sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers, at lahat ng matapat na nagsisilbi sa ating bayan, na sa kanilang paglilingkod ng walang sawa sa kapwa ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Panginoon ng kasaysayan, inilalagay namin sa iyong pagkalinga ang aming mga kahilingan. Nalalaman namin ang lahat ng mga tao, panahon at pangyayari ay nakapaloob sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. I am your servant in
And you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement, sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu, kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo. Upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalainawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.